sa kailalima ng gabi ang mga residente ng ilang barangay sa Pangasinan na babalot daw ngayon ng takot dahil sa di umano gumagalang miyembro ng kulto na nangangatok. Wala ko na. Kaya nang nangyura? Sa Facebook Live na ito, bakas ang takot at pagkabahala ng mga residente ng Barangay Tanolong sa Bayambang, Pangasinan. Lahat natataranta sa mga kumakalat na kwento na sa kanilang sityo, di umano, may lumilibot na mga miyembro ng kulto. Akin na. Nakaputi sila, tapos may kandila. At ang gumagala-gala raw sa kanilang lugar, ang siya rin daw kumakatok sa mga bahay-bahay para di umano makapambiktima. Sabi naman nila, kumukuha daw ng mga dalaga yan at ipapatubos. Yung sa balita nga po may mga armas, baka ano gawin, kaya po yun natakot po kami. Kwento ng isa sa mga rumesponding tanod gabi nitong Martes nung nakatanggap sila ng tawag sa barangay. May lalaki daw na namataan sa may gilid ng maisan. Natakot sila dahil may mga balibalitang kumakatok sa mga bahay. Ang humingi ng saklolo si Jovelyn. At ang sinasabing di umano kulto, nakainkwentro pa raw nila mismo. Dire-diretso po sila nakahilera na may kandila po ba yun. Naka-white lang po sila ng t-shirt. Pero yung ulo po hindi po namin nakita. Yung mga kasama po namin, kumuha po sila ng armas po nila para sakaling may mangyari, makalaban po. Hanggang ang mga nakaputi, naglaho na lang daw na parang bula. Siguro sila mga kulto kasi bakit sila bigla-biglang nawawala? Ang nadatnan lang po namin doon sa area, yung mga taong nagkakagulo na may daladalang itak, pamalo. Hindi naman natin masigurado kung ano ba talaga yung mga yun dahil wala naman po talagang katibayan at patunay. Ang mga taong nakaputi, nakita rin daw ni na Reagan na humarang pa raw sa kanilang daanan. Pumunta kami doon sa Sinda, nag-tricycle kami, sama kong asawa ko, anak ko. Alas 8 po ng gabi. Pagbalik namin, may umakyat na lalaki doon sa daanan ng tricycle namin. Nakaputi sila, tapos may kandila. Makikita po yung itsura niya kasi po parang madre po siya yung tignan po. Ang isa nila di manong miyembro, pinuntirya pa raw ang gamit nilang tricycle. Inila yung tricycle ko. Sabi ko sa asawa ko, kumapit ka, umiiyak yung anak ko. Ang natakot po ako na anong klase silang tao. Pagkalingon ko, may isa pong nakabitin doon sa career po ng tricycle namin. Nung nabitawan niya, nagpatakbo ako ng malakas. Sabi ko sa Panginoon, tulungan niyo po ako kasi di ko po alam ang gagawin ko nito. Dito po yung nangyari po sa amin. Nakita po yung tao dito na umakyat. Sa takot ko talaga, pinabilis ko na yung takbo ko. Ang mga nakita nilang pumaparadang nakaputi, ang siya ngayong kinatatakutang umiikot at itinuturo nilang siya rin daw kumakatok sa mga bahay-bahay sa Barangay Tanolong. Gaya ng naranasan ni Vivian, nito lang daw Miyerkules. Mag-11 na po ng gabi kasi nasa kwarto na kami. Unang narinig ko yung mahinang katok lang siya. Tapos umulit siya. Maingay na yung aso, tapos parang may tumakbo papunta doon. Naulit na naman yung katok. Nagpanik na rin ako dahil kami-kami na nga lang dyan. Sabi naman nila, kumukuha daw ng mga dalaga yan at ipapatubos. Sinilip ko sa bintana, nakita ko yung ano. Hindi ko binuksan kasi ano, baka may dala siyang itak o baril. Ang mga misteryosong nangangatok, umaatake na rin daw sa katabing barangay na inirangan. Mga bandang 9:20, ang nakita ko po doon, 5 katao na padaan sila sa papuntang bukid. Nakabunit lang. Hindi ko po nakilala kung sino pong mga yun. Kabado po ako talaga dahil ako lang mag-isa po doon.
mga tanod, gabi-gabi tuloy na nagro-ronda. Siraulo daw kami. Gawa-gawa lang daw po namin yan. Sabi ko, sana makaranas sila para malaman nila. Pero yung mga nakakaranas, takot na takot sila. Yung sa balita nga po may mga armas, baka ano gawin. Kaya po yun, natakot po kami. Ang takot ng mga tigabayambang, lalo pang tumindi. Nung kumalat na online ang videong ito, na pruweba raw na meron talagang gumagala sa kanilang kulto. Sa video, makikita ang isang grupo na nakasuot ng puti. May hawak na kandila. At tila nagpo-prosesyon kahit pa raw 10 oras ng gabi. Ayon sa mga komento, ang kulto, totoo po yan. May mga nagchat na din sa akin kagabi, meron nangyari katok bahay. Kumakatok sila sa bahay kung sino yung gusto nilang targetin. Ang mga nasa video, posible raw na ang kinatatakutan nila ngayong kulto na nag-iikot at kumakatok pa sa mga bahay-bahay. Sa kalagitnaan ng aming shoot sa Barangay Tanolong nito lang Webes, ang mga kagawad at tanod nakatanggap ng report. Sa sitio ng Kambuka po tayo pupunta. May nag-report dito na meron daw pong nakitang dalawang babae na nakaputi. Kahina-hinala daw na galaw. Hindi nila kilalang anong tao. Kinang-kita ko po silang dalawa. Kailangan sila, sir? Apo. Parang yung isa po nakaharap sa akin. Nireport po kasi bali-balita ngayon dyan na marami pong kakatok sa bahay-bahay. Wala naman po kaming nabutan. Yun po yung hindi natin masigurado kung kulto po ba talaga. Para mabigyang liwanag ang punot dulo ng takot ng mga residente, hinanap ng aming team ang mga tao sa likod ng kumakalat na video. Hanggang natuntun nila ang isa sa kanilang miyembro na buong tapang na nagpa-interview. Opo, kami po yun. Gayunman, tahasan niyang itinanggi na isa silang kulto, kundi mga miyembro raw ng sekta. Kami po ay rehistrado sa sek. Kaming munting paraiso ng Diyos Padre Eterno ay naninindigan na ang Diyos namin ay ang Dr. Jose Rizal. Nagsimula sa bayan ng Alamba, Laguna. Maraming uri ang Rizalista. Hindi naman pare-pareho ang pagkilala nila kay Dr. Jose Rizal. Ang pinakaugat po ng samahan ng Rizalista ay ang Ignacio Coronado. Dr. Jose Rizal o yung matandang mahaba ang balbas. Yun ang aming Diyos Ama na sinasabi nga ng aming mga ninuno na si Dr. Jose Rizal pag araw ay matanda, pag gabi ay bata. Kung sinasabi nilang kulto yun, ay yun talaga ang kultura ng amin mga ninuno. Kami ay kultura ng Pilipinong Pilipino. Nag-prosesyon daw sila nung sila'y na-videohan ng nakaputi at may hawak na kandila na bahagi raw ng kanilang panata nito lang nakaraang buwan. Kumakanta lang po kami na may bit-bit mo na kandila at naka-white t-shirt po kami. Nag-uumpisa yan ng alas 12 ng gabi. Kailangan talaga kung sa dilim, mas maganda yung matahimik ang palibot. Ang hawak ko po is yung permit po namin during po ng aming prosesyon na 9 days. Eh, hindi po kami yung kumakatok sa mga bahay-bahay po na sinasabi po nila. Hindi po kami kulto. Nirerespeto po namin yung ibang religion at sana po respetuhin din sana nila yung religion po namin. Pag sinabi mo kasing kulto, isa itong grupo o samahan ng mga tao na may iisang paniniwala. Kaya nagkakaroon ng negative connotation dahil sa pagiging iba ng kanilang pamamaraan. At minsan, sinasamahan ito ng mga kwento na mga katatakutan. Hindi negatibo ang isang kulto. Kailangan lang maging discerning kung ito bang grupong ito ay tama at matuwid. Pero sino nga ba ang mga misteryosong kumakatok sa mga kabahayan? Ayon sa isinagawang investigasyon ng LGU ng Bayambang, ang mga sinasabing kumakatok sa mga kabahayan, isa raw lalaki na may kondisyon sa pag-iisip. Kami po ay nakakuha ng CCTV video and statements. Siya po ay nagkakatok-katok sa mga bahay upang manghingi ng pagkain sa ating mga kababayan na itigil po
yung ganitong pagkakalat ng maling impormasyon. Ayaw po namin na magkaroon ng takot. Ang isang maliit na impormasyon na pwedeng lalabas ay malaki ang epekto. Huwag po kayong mag-alala, marami pong friendly forces na nakadeploy. Sana sa mga hindi naniniwala, samahan na lang kami ng dasal. Mag-ingat lang sila. Huwag silang matakot. Pag mayroon silang nalaman na ganyan o kaya'y naramdaman sa bahay nila, ipaalam lang nila sa akin at kami re-responde agad. Ano nagagawa dyan si Katayuan? Apurito na araya may totoo dyan. Ang mga misteryong nababalot sa dilim, mas mabuting hinahanapan ng kaliwanagan. Para ang takot, hindi tayo laging kinakatok. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.